Ikaw po, ngayon po ay tuturo po sa inyo paano po pag-check ng electric fan. Saksak po. Ngayon po, pagka-pindot nyo po yung 1 or 2 or 3 at hinawakan nyo po yung parte dyan sa harapan ng ano, yung mismong ano. Pag yan ay nanginginig, bisibihin po, ang problema po nyan ay sa mechanical. Ngayon po ay babaklasin po natin. Maaari na nag-stack up po. Tandaan nyo lang po kung paano nyo po siya binaklas para po kapag ka po ibabalik po yung mga tornilyo, hindi po kayo mahirapang magbalik. Pasensya na po, medyo simula pa lang. Wala pa tayong masyadong equipment para maging maayos yung ating video. Sagayin nyo po. Ang kailangan lang naman po sa pagkagalitong problema ng fan na ayaw umikot at parang hirap siya, nanginginig lang yung ano, pag pinilit po natin yan, masisira yung motor, sayang. Kaya dapat baklasin, linisan. Paano po? Papatakan ng oil. Mahalaga po yung oil. Kailangan po ina-maintenance kahit po mga 3 weeks or 1 month. Diyan lang po sa bunga, do, papatakan lang po rin yan. Kasi madalas po yan, ang nag-i-stop up po ay itong sa harapan. Yan ang pinakamadalas na nangyayari. Ang mahirap lang pagka po yan ay lumala, maaaring magkaroon po ng kayod yung shafting. Eh nakikita nyo po nasa gitna na yan na kinakabitan ng hélice. Pag nagkaroon po yan ng kayod, mahubligan ang palitan. Pero sa tingin ko kasi bago pa po itong pan, malamang maganda pa po yan. Konting linis lang po yan. Kahit po yung bosing mo kung maayos pa. Ini sa aking palagay kasi yan. Sabi po nung may-ari, ay halos 3 buwang pa lang yata nilang ginagamit to nung simula ng kanilang binili. Medyo mainit yung mga nakarambuan eh. Kahit ngayon, medyo mainit pa rin kahit nag-uulan eh. Maalin sa atin mo. Hindi ko napigilan na natanggal ko na yung damage ko ganyan. Kasi galing po ako niya sa pag-service dun sa bundok. May ginawa po tayong dryer. Saka washing na may dryer na nawalan ng power. Dahil nginat-ngat ng daga yung mga wire. Sayang hindi ko na-videoan. Yan po, ganun po. Patakal lang po ng oil. Ako po, pagka po ganyan, magkabila, pinapatakan ko po yan. Tapos, kinakalas ko po yung tornilyo po niya ng naka-cover dyan ng motor para pati yung loob sa may bosing, malagyan din po ng oil. Kasi habang tumatagal po yan, na-absorb niya yung oil. Kasi umiinit po kasi yan eh. Umiinit yung pinakamakina niya. Makina ng motor. Makina ng electric fan. Yung motor na yan. Medyo dahan-dahan lang para po hindi ba gasgasan yung winding. Yun po yung spacer. Kailangan po yan na medyo patakan po ng konti. Yan. Yan na po. Kailangan maganda po yung ano niya, ikot niya. Pag piniit, hindi siya mahirap. Napansin niyo po. Wala pang kayod. Maganda pa.
Stock up lang talaga siya. Sinatuyuan. Kayang-kaya nyo po ito. Minor lang po problema na ito. Kaya kahit po kayo, magagawa nyo po ito. Kailangan lang po, huwag ho kayo magmadali. Tandaan nyo po kung paano po nyo siya binaklas para pag ibabalik na po ninyo, ay hindi po kayo malito. Pwede rin na habang ginagawa nyo po yan, videohan nyo po para may meron kayong pagbabasihan, pagbalik, kung ano yung pagkakasunod-sunod. Ayan si Bossing. Si Bossing Andy. Kailangan alalay sa pagbalik. Ayan. Ayan si Bossing. Si Bossing Andy, malupit po yan sa ano, sa rep. Mga ginagawa po niya, mga rep, saka aircon, mga balat din po yan ng mga electrical. Malupit po yan. Malupit yan si Bossing. Madalas po yan mga kontrata. Yung mga aircon ng mga build sa mga building. Yung huling ginawa po namin ay doon sa ano, sa Paranaque. Medyo hindi naman ganong mahigpit noon, kaya nakagawa kami ron. Ay hindi, meron pa palang isa doon sa Ortigas. Yung huling ginawa na ano, na aircon sa karep. Tapos sinakot namin yung mga kahoy na ano, yung mga kahoy na pwede pang magamit. Yan. Pagkakabit nyo po yan dyan, pag naikabit nyo na, medyo patakan nyo lang ulit ng konti, tapos konting pukpok para mas magandang pagkakaalay. Yan. Tiyakin nyo po na pag pinikit nyo po siya ay parang ano, walang sabit yung smooth ba. Pwedeng sa gilid, sa kabilang gilid, sa baba. Pag sa pansin nyo na parang sa pagpukpok niya sa kabila, humigpit, sa kabila na kayo magpukpok. Yung pukpok po, banayad lang po. Pagpukpok, paghampas. Kahit ano po pwede nyo gamitin ng pang ano. Sa akin, place lang para hindi ganong mayupi. Yung cover. Ayan, medyo gumaganda na po siya. Ayan. Binaklas ko na rin po yung pinaka-gear niya sa likod para sa pag-swing. Para po mapatakan ko rin po siya. Pero meron na po siyang ano. Grasa. Kaya lang nabaklas ko na po siya. Kaya papatakan ko na rin po yan. Kung meron po kayong tester, maaari nyo po yung matest kung may ground. Kung meron po siyang ground sa ano, sa body. Yan, testing po natin.
wala naman siyang ano, ground, kasi wala naman siyang, hindi siya pumalo. Yung ganun lang po yung kasimple. Ayan. Diba? Kanina hirap po siyang umikot. Yun yung pagkakataon na pwede nyo na po siyang linisan. Dahil yung iba po niya na nagdadala po dyan ng mga unit, simula po nang binili, nako, hindi mo lang hindi nila na ano, nalilinisan. Kaya puro alikabok. Mabuti na lamang po ito, eh, medyo bago-bago pa. Kaya hindi pa ganun karami yung alikabok. Ikabit na po natin yung gear para sa pag-swing. Balik na natin yung tornilo doon sa harapan, yung kinakapitan ng cover. Maaari nyo po yung gawin na patakan ng oil yan sa may shafting, yung kinakabitan po ng LSC, kahit po mga 3 weeks o kaya every month, every 3 weeks or every month, kahit isang beses. Madalas po kasi yan ang problema dyan po sa harapan na nag-stack up, kagaya po niyan sa harapan po ang naging problema po niya. Oh, lalo na po kasi nung ano, lalo na itong mga nakalipas na ban, sobrang init, kaya talaga namang maraming electric pa lang ano, nagpapagawa. Kahit ngayon medyo umulan-ulan na, medyo mainit pa rin. Testingin po natin. Yun, umikot na po siya. Naka number 1 pa lang po yan. So, napansin niyo po ba? Pag inaangat po yung cover, nilalagyan po ng ano, kusa siyang yumuyuko. Ibig sabihin po niyan ay lumuwag na yung tornilyo po roon sa may leeg ng electric fan. Meron po yan dyan tornilyo na pinipihit. Ituturo ko po sa inyo mamaya. Ito po yun. Tignan nyo po. Ayan o. Yan ang ilan sa nagiging problema ng iba. Sabi nila ba, bakit po kaya to yumuyuko kahit na patingalay? Yan po yung pipihitin po ninyo. Pihitin nyo po siya ng pakanan para siya ay humigpit ulit. Yan, mahigpit na siya. At kapag ka po nyo siya patitingalayin o payuyukuin, kailangan na alalayan nyo po yung pagyuko yung ano, simula doon sa leeg, kasi maaaring babaklas po yung ano, yung cover. O kaya pagbubuhatin nyo po siya, kailangan sa body,
mabigat po kasi yung ano. Okay na, gumagana na siya. Lakas na, number 1 pa lang yun, malakas na. Number 2 naman. Tapos, number 3. Yan. Susunod po, tuturo ko po sa inyo ko paano pag-repair naman pag ang problema ay yung motor pag walang power. Susunod na mga pagkakataon. Salamat po.